ngayon, nagbabalik pa po ako. Grabe, wala pa akong ligo. So yun, maliligo po muna ako. At see you later kung ano man po yung aking vlog content for today. So I need po muna na magligo para mabangunan po. Naamoy niyo ba ako? Para maliwalas naman ang aking pakiramdam. Kasi po, inuna ka po munang asikasuin yung mga bata. Tapos naglinis ng bahay, nagluto ng lunch. Tsaka, eto na. Eto na. Eto na ako ngayon. Ayan, walang kaayos-ayos. Oh, walang kaayos-ayos. So, walang ka-makeup. Walang ka-bang-bang. So, maliligo po muna ako and see you later. Huwag kayong aalis. Kablagarista, I'm back! So, kung napansin niyo po kanina sa unang intro ko, ay sabi ko nakapaglinis na ako ng bahay. Kanina pong umaga yun nung bago ako nakaligo. So, yun na, di ba, nakalinis na sabi ako ng bahay. Pero ito po yung guys, yung nangyari. Naligo lang ako saglit, ayan na. Ayan na. Oh, kalat-kalat na ulit. Yun lang kami dito sa bahay ni Sus. Para naglolokohan lang nga kami dito eh. Sa umaga, pagising ko, lilinis ako. Pagdating ng hapon, ang gulo na naman. Lilinis na naman ako. Tapos yun, sinasabi niya, Mama, I love you. Okay, ganun talaga po ang buhay nanay. So, enjoy na enjoy po ako sa buhay nanay ko. Dahil syempre, mahal ko ang mga anak ko. So, si Sus po ngayon ay tulog. At pabalik-balik po ako dito sa sala. Dito sa dining. Hindi ko alam saan ako pupunta. So, yun guys. Ang vlog ko for today, dahil po naka-quarantine pa rin po ako ngayon, ay siyempre meron akong i-share sa inyo. Kasi kanina may nagdala dito ng dessert. So, i-share ko po yun sa inyo at dito lang po siguro. I-share ko po kung anong dessert na dinala dito kanina. So, ayan guys. O, diba? Mabango na ako. Naamin na ako. Mabango na ako, diba? Okay, so yun. Dahil nga po naka-quarantine ako ngayon, may nagdala ng dessert ito kanina. So, i-share ko sa inyo kung anong dessert yon. Pero, nilinawin ko lang po na hindi po ako gumawa nito. I-share ko rin po kung sinong gumawa at kung saan kayo pwedeng umorder ng mga dessert na yun. At kung ano-ano pang iba-ibang ginagawa niyong dessert. So, asa na yon? Tara! Ay, wala! Uy! Magic to guys, magic. 1, 2, 3. Oh, yun na siya guys. Oh, di ba? May with matching ribbon pa. So, syempre, dadahan-dahanin natin yung pagbukas para medyo may arte, may drama, ay nasira. So, yun. Oh, alam niyo na ba kung ano ito? Syempre, hindi. Free taste po ito, guys. Ayan po. Hindi po ito Braso de Mercedes. Siyempre. So, patry ko muna. Nagda-diet pa naman ako. Di ba sabi ko sa vlog ko? Sige. Pero, try ko lang. For the sake of this vlog, lahat gagawin para mapasaya ko po kayo. So, nais ko po muna mapasalaman sa aking dumadagdag na subscribers. Thank you po. Kahit hindi po ako sikat, talagang pinagpatsagaan yung panoorin yung mga video ko. Maraming salamat po. Ito po, sa top niya, ay Braso de Mercedes. Try ko po siyang, try talaga. Hindi, try, kakainin ko talaga siya. Tapos sumusama siya, lalala, mukha siyang masarap. Wow! Ito po yung first top niya. Siyempre, yung Braso de Mercedes. Guys, hindi siya matamis. At, I mean, tamang-tama lang po yung kanyang, timpla. Hindi siya matamis, hindi siya ano tawag sa galo yun, no? Hindi siya matamang-tama lang yung kanyang, timpla. Ano yung magas-ay sa Tagalog, ah? Magas-ay kasi guys, is planon.
Pero well, i-comment na lang sa baba kung ano yung magasay sa Tagalog. Papakla. Tama ba? Okay, sa gitna naman po. Lacho flan! Alam niyo guys, masarap to. At alam ko, marami ang may gusto niyo sa inyo. Lalo na yung mga sakit sa diabetes. Ang sarap talaga. Parang hindi lang ako nag-diet, no? At sa pinakababa niya, talaga, ayan. Sa pinakababa niya is yung ube. So, alam niyo na po kung anong dessert to? I'm sure, alam niyo na, ayan o, ube. Hindi siya nakapokus. Ayan, ube. Tikman ko rin, guys. Sobrang sarap talaga. Parang kaya kong ubusin lahat to. My God! Sarap! So, nahulaan niyo na po ba kung anong klaseng dessert ito? Ito po ay floating island dessert. Siyempre, yung braso de Mercedes sa taas, leche flan sa gitna, tsaka ube halaya sa baba. Ang sarap nito, guys. Medyo may kamahalan. Hindi naman siya mahal. Affordable naman kasi ito ganito na siya kalaki, oh. Yung palad ko. Ito yung palad ko. Ito na siya. Parang ano na siya. Isang mangkok. Ito po is worth 220 po. So, kasi po, yung mga ingredients naman nito, seryoso nito ha. Kinala ko po kasi gumagawa nito. Dati rin po ako nag-resell ng mga paninda niya. So, sobrang worth it po talaga itong bilhin. Kasi po yung mga ingredients na ginagamit niya, yung mga galas na ginagamit niya is fresh milk po talaga. At yung mga sangkap, hindi po mumura yung sangkap. Tsaka hindi, syempre, tinitipid sa ingredients ang mga benta niya. So, hindi lang po ito yung ginagawa niya. Meron din po siyang leche flan, then puto cheese. Napakasarap po ng puto cheese niya. Puto cheese niya. Kasi hindi siya katulad ng ibang ordinary puto cheese na syempre may kanya-kanya namang lasa yung lahat yung gumagawa ng puto cheese. Pero ibang-iba kasi din natikman kong puto cheese kasi bihira kumain ng puto cheese yung anak ko na panganay, si Sia. Talagang marami siya nakakain ng puto cheese. Okay, so yun na nga, puto cheese, kutsinta, sapin-sapin, palitaw, banana cake, choco moist cake, at syempre yung floating island. Tapos, ano ba? Basta maray pa siyang ginagawa eh. Meron pa siyang, gumagawa din po siya ng cakes. Ano ba yung mabenta niya? Puto egg, puto flan, man tawag yung puto flan. So, ayan guys, marami pa siyang trading product, pero ipipost ko na lang po mamayagin sa mga sa after this video, ipipost ko na lang po yung pictures. Napakasarap po. You should try po. Well, dito po sa Aklan area, makaka-order po kayo niyan sa taga-Kalibo si sa Irene Delicacies po. Located po yan sa Pook, Tugbungan, Kalibo, Aklan. And then, ipipost ko rin po yung description niya mamaya sa end of this video or description below is ipopost ko po din kung saan niyo siya makakuha po. Sa mga taga ni Washington naman po, kung ayaw niyo na pumunta ng Kalibo, kung pinatamad na kayo, kasi nga sa pandemic ngayon, ayaw niyo na lumabas, you can order po kay Kinaabit o kay Rayanit. Ipopost ko rin po sa baba yung mga contact numbers nila para po maka-order kayo ng mga Irene's Delicacies. Ito lang po kasi yung nakuha ko kanina. Ayan. So may mga pictures doon para iba niya po. So, masarap guys. You should try po. Ang sarap-sarap talaga. Siyempre, hindi ko naman share kung paano gawin kasi sikreto na ni Irene yun. Sikreto niya kung paano sumarap ang kanyang paninda. At i-re-respeto naman natin yun. So, yun guys. Sobrang sarap po talaga. Kakainin ko na. Hindi. Itinado siyempre si Sus tsaka si Sia nito. Favorite ito yung Sus eh. Kasi si Sus nga natutulog pa. Pinagalitan ko kasi kanina. Inaaway niya si ate niya. Kaya yun, pinatulog ko muna. Yun na po ang video ko ngayon. Dahil nga po naka-quarantine pa rin ako, wala akong maisip na content.
eh timing may nagdala dito. So yun din ang content ko. So guys, napakasarap po talaga itong floating island dessert. Pwedeng-pwede po siya sa wag naman po natin araw-arawin kasi baka tumaas po yung sugar natin. Masama naman po yun. Lalo na sa may mga dinaramdam dyan yung sugar at saka high blood. Ako tikim lang. Kasi nga, di ba sabi ko lang, diet ako. Daw ako. Masarap talaga guys. Sobrang sarap ko. Oh. Oh, pinapindip ko kayo, di ba? Ang sarap. Kung sa mga taga-Kalibo at kung ano po, kung sa lalatagan yung Washington, din na kay Nang Abet or kay Rayanet, one call, ano lang, one text, one chat, one call away na siya. I-deliver niya na sa bahay niya. Siyempre, free delivery yun, di ba? Di ba Nang Abet, di ba? Yeah, free delivery yun kung dito lang sa New Washington area. So, yun. Please support Filipino product po. Aklamin product. Ay, mayroon pa pala akong isang isi-share na sobrang sarap. Pag doon nagagano'n yung mukha. Sa product yung napakasarap talaga yung macarons, coconut macarons. Sobrang sarap po nun. Nakarating na po yun sa Antique at sobrang approved sa kanila. Nakarating din yun sa Amerika. Approved din sa kanila. So, sobrang sarap yun. I-share ko rin yung picture mamaya. Pero syempre, yung ingredients hindi na secret na ni Irene. So, guys, maraming salamat po sa pagpanood. At sana rin nagustuhan niyo yung aking floating island kahit hindi kayo hindi nyo matitikman to picture lang, oh. Pero syempre, order kayo para matikman nyo sa mga taga-Aklan. So, yun po. Maraming salamat. At thank you for watching. Watching talaga. Thank you for watching. At please do subscribe po sa aking YouTube channel. Nagsisimula pa lang po ako. I'm a newbie vlogger po. At please support me. Yun lang. Thank you. And God bless us all. Please keep safe po always. Kasi sa panahon ngayon, hindi na alam kung nasaan ang kalaban. Nasaan si COVID. Diba? So, we better stay at home.